Good morning, everyone. Friday na ulit. Thanks God, it's Friday. Tayo po ay manalangin. Thank you so much, Lord. Friday na ulit. Thank you sa pag-ingat mo sa amin, sa aming pagtulog. Thank you sa time na binigay niyo sa amin para makapagpahinga kami. At thank you din po sa pagising mo sa amin. Mag-aral po kami ng iyong salita today. Samahan mo kami, Lord. Bigyan mo po kami ng wisdom at maunawaan po nawa namin ang nais mong iparating sa amin na iyong salita. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Ang title po ng topic natin today is flexibility. At ang verse po na pagbabatayan ay sa Romans 13:10. Love does not harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. And sino po ang neighbor natin? Last Sunday, napakaganda po ng topic ni Sister Olive tungkol din po dito sa love thy neighbor. At meron po akong babasahin sa atin ng mga verse na nagkoconnect doon din po sa topic natin today. Ang sabi sa Luke 10:25-37, the parable of the good Samaritan. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? What is written in the law? He replied, how do you read it? He answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. You have answered correctly, Jesus replied. Do this and you will live. But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, and who is my neighbor? And Jesus replied, a man was going down to Jerusalem, from Jerusalem to Jericho, when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn and took care of him. The next day, he took out 2 denarii and give them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for an extra expense you may have. Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell in the hands of robbers? The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Hi, neighbors! Tapos, may kwento dito na naangkop din po doon sa title natin na flexibility. The alarm shatters the stillness of the right of the night and wakens us to a new day. We rise and begin to prepare ourselves for the task that await us today. We begin by praying and reading God's word. As we view our schedule for the day, we wonder how we will find time to fit in all the things we have planned. So makikita natin yung kwento ng The Parable of the Good Samaritan. Yung mga character dito, yung man na pupunta sa Jericho. Yung priest na napadaan doon, yung Levite na napadaan din doon, at yung Samaritan na napadaan doon. So on that day, meron silang plano na gagawin. So parang tayo din, ano? Meron tayong gagawin today. So nakaplano lahat yung gagawin natin. At yung oras, naka-ano din siya, naka-connect din sa mga gagawin natin. Halimbawa,
30 minutes, maglilinis ako ng ganito, 30 minutes, gagawin ko yun. Hanggang sa matapos mo yung hapon, mayroon ka nang nakaplano. And actually, we are praying for that also. Pinagpe-pray natin yung mga lahat ng gagawin natin at yung mga plano natin. Tapos, we need flexibility submitting our schedule and plans for the day to God's direction. Learning to look at interruptions as God's appointments. Most of our schedules and plans can be prioritized. Some of the things you have planned for the day may not all be important, especially in the light of eternity. So, mga plano natin na, araw-araw na pinaplano natin, pero hindi naman talaga actually importante yun. Kasi ang importante is yung mga plano na ginagawa natin para sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Our world is overflowing with people who have needs. Jesus always took time to meet others' needs. Unless we recognize who our neighbors are, we will miss wonderful opportunities to serve the Lord. In some ways, the modern conveniences of our day have helped us to better meet the needs around the world. We learn the people's need in other communities, in other countries, and easily travel to go and aid them. In other ways, conveniences hindered us from becoming involved in the needs of our next door neighbors. We are so busy that we overlook people. How flexible am I when I see someone stranded along the highway? So yung tao na pupunta sa Jericho, may plano siya that day. Siguro, mamamasyal siya, or may pupuntahan siya, pinala siyang pera. Nagkataon, nakita siya ng robbers. Kaya, binugbog siya, ninakawan siya, tapos, iniwan siya na half dead, halos mamatay na siya nung araw na yun. So, yung plano niya that day, walang nangyari kasi nabugbog siya. Tapos, yung priest dumaan din. Siguro yung priest, meron siyang mesa nung araw na yun. May gagawin siya, may importante siyang lakad. Nung nakita niya yung nakahandusay na lalaki, tinignan lang niya, tapos dumaan pa siya doon sa kabila, lumipat pa siya doon sa kabila. So, ayaw niyang mapaistorbo. Tapos yung Levite, dumaan din. Pero, dinaanan lang din niya. Pero yung Samaritan na nagta-travel, nung nakita niya yung lalaki na nakahandusay, tumigil siya, tinignan niya, tapos nung nakita niyang buhay pa, binigyan niya ng, nilagyan niya ng oil, nilagyan niya ng wine, yung mga sugat, tapos tinalian niya. So makikita natin na siguro itong Samaritan, meron din siyang importanteng lakad. Ngunit, nagbigay siya ng time para magstay, para tignan yung lalaki, para gamutin, bigyan ng first aid, tapos dinala pa niya doon sa inn. Nagbilin pa siya doon sa innkeeper na kung pwede bantayan, kung pwede tingnan, at kung meron man siyang other expenses, ay babayaran niya. So, sa atin, kanino ba yung neighbor na tinutukoy dito? Sino ba yung mga neighbor na tinutukoy dito? Kung sa atin mangyari yun, kagaya niyan, may nakaplano tayo for that day. Pero, biglang nangyari yung ganun, may nakita kang nasugatan. Kailangan ba, hindi mo siya papansinin? Kailangan ba, tatalikuran mo siya? Kailangan ba, iwanan mo siya dahil may importante kang lakad? Yung mga mahal natin sa buhay na nalulungkot, mga kaibigan natin na nalulungkot, nadidepressed, nagkakaroon ba tayo ng time para makipag-usap sa kanila? Lalo na kung nag-message sila sa'yo na nalulungkot sila, tapos o kaya nakita mo sa Facebook na yung post nila ay nagdadalamhati sila, nalulungkot sila, may time ka bang kamustahin sila? So, dalangin ko na maging flexible po tayo, lalong-lalo po sa gawain ng Panginoon. Dahil alam ko na ang Panginoon ang magpapala sa inyo ng doble-doble, ang Panginoon ang magpuprovide ng lahat ng mga nawala sa inyo sa araw na yun.
maging magkaroon lang tayo ng presence of mind, tsaka awareness sa lahat ng bagay, sa lahat ng nangyari dito sa mundo na alam natin, nakakarandom tayo na nangangailangan yung kapwa natin, yung kapitbahay natin. Hindi na natin kailangan tumingin sa malayo, pumunta sa malayo para tumulong. Andyan lang sa tabi-tabi natin, pwede na tayong tumulong. At remember to be flexible with the time God gave you today by Mark Webb Aruda. Let's pray. Thank you, Lord. Thank you po sa kwento na narinig namin ngayon. And thank you po dahil may natutunan po ulit kami. And kayo po nawa, mag-bless sa amin today. Bigyan mo po kami ng flexibility sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na po kung para sa inyong gawain. Lord, may you make my appointments throughout this day. In Jesus' name we pray. Amen.